At ayan na nga, bumubulusok na po kami ni Dogs. So ito ang mangyayari pag tatlong gulong lang. Yung katarantaduhan. Uy, ayun, at pwede pala makipag-PVP. Oh, fuck. Pero bago yun ay may natuklasan si Dogs na pwedeng gawin. Pwede makipagpalit ng kalakal. Wisik-wisik mga Lodi Cakes. Isang napakagandang open world na laro, may mga spaceships. Dito ay malaya kang gumala with mga alien creatures. Tapos pwede ka din daw dito makapaglipad-lipad kung may suot kang rocket. Ganon din sa ilalim ng dagat, makakapag-swimming ka ng walang sawa. So malaya kang makakapag-explore sa game na ito ng halos walang limitasyon. Napakaganda ng graphics nito mga Lodi, so palaruin na natin ang mag-ina. So ayan, Project Stars. So ayan, at nasa alpha stage pa lang daw ito. Ang bigat, mga almost 3 gig na siya. Pero tandaan, alpha test pa lang ito. At madami pang kulang, so expect in the future ay mas bibigat pa ito. So ayan. Napaka good news, at hindi ito gender lock, so may babae at lalaki tayo. Kada gender may tatlong character na sila evergreen, buti, at tao ka. So ayun na nga. Ayan, may customization sa ulo, basta lahat ng nasa ulo. Tapos sa katawan naman ay yung damit or spacesuit. Tapos yung sa helmet ay meron din. Pati na din yung lander nila or yung sasakyan na gagamitin mo pababa ng planeta. At tatlong mga personalidad na mamaya ay ipapakita sa atin ng mag-ina. So ayan, ito yung itsura ng lobby. Or bago kayo mag-start ng laro, Planet Exploration at Penrose Planet. Pero sa exploration muna tayo. So ito pa lang yung planet na pwede nating puntahan. Parang Earth lang siya. So pag may napili ka ng spot ay press launch or land mo lang siya. So dito ay makikita ninyo may mga rockets na ng mga players. Ibig sabihin ay dyan naglanding yung mga players na yan. At ayan na nga, bumubulusok na po kami ni Dogs. So parang Earth siya. Or Earth 2.0. Pwede mo din siya i-manual yung paglanding, pero hayaan na lang nating automatic. Para din siyang Chimera Land, pero yung space version. So ayan, at maganda nga talaga ang gameplay niya. Katulad nga talaga doon sa trailer niya kanina. Napakalaki ng mapa, tapos may ibang mga planeta pa. Maganda at detalyado din pag magla-landing ka. So ayan, at dito na magsisimula ang ating kalbaryo. So tandaan mga Lodi, wala po itong auto path thing or auto navigation, wala din syempre auto attack or auto combat. So medyo pahirapan din ang buhay dito. Ang ganda ng kapaligiran at ang presko ng hangin. Yung mga hayop na alien dito ay mababait naman, basta wag mo lang sasaktan para hindi manglaban. Oh my god, bro. Oh, hell. So ito yung mission, at ito ang lalabas, at medyo magiging madugo ang laban natin dito. Kailangan natin ng matinding sipag at determinasyon. Tapos ayan, at napansin ko dito na medyo mas mabilis din siyang dumilim at lumiwanag. Sa ilang oras na paglalaro namin dito, hindi naman namin naranasan na umulan, bumagyo or magkabuhawi. Ito naman yung mga options pag pinindot natin sa parang calculator. So isa na dyan itong event. Nandito yung mga daily logins natin at iba pang mga rewards, kasama na yung ating mga pangangailangan na tulad ng baril, granada, pagkain at iba pa. Ito yung itsura ng inventory natin, halos level 4 pa lahat pwede magamit. So magpapalevel muna tayo. So ayan na nga, at papalevel na si Dogs. So lumapit siya dito sa kanyang sasakyan niya kanina at sinumulan na ang pag-quest. So gulat siya at ang daming quest. So una ay kailangan matuto muna siya magcraft or maghanap ng mga materyales. Ayun, at nag-scan na. So bato ang unang materyales na kailangan niya. So kailangan niya ng gamit, at ito ay yung sonic tool. So pwede din itong gamiting weapon, pero malapitan nga lang. Pagkatapos ay pulutin mo. So mayroon na tayong bato. Tapos ayan na, so pwede ka nang mag-build kung ano man ang iyong gustong gawin. Basta syempre may sapat kang mga materyales. So ganun din sa puno or iba tulad ng copper at iron. Basta sonic tool lang sapat na. So lungkot ka ba, wala tao? Punta ka mapa, tapos sa list, tapos other players. At ayan, pwede ka na makipag team up or friends sa kanila. Tapos pwede na mag teleport sa kanila. So
So ayan na yung mga ka-team up natin, ayun lang, at nasa iba't ibang lugar nga lang sila. So mamaya makikipag-meet up tayo kahit pa isa-isa lang kasi busy sila. So pag naliligaw ka ay pwede ka din naman mag-teleport pabalik ng bahay mo doon lang din sa map. Ito yung tatlong uri ng personality. Una itong basic lang. Oh my God! Sunod naman itong arrogant or yabang. At ang pangatlo ay itong asal ninja. So kahit papaano nasa ibang planeta tayo ay allowed naman natin na i-customize itong character natin kahit tanggalin na din yung helmet. Mount. So ayan, at may masasakyan ka naman dito karamay mo sa paghahanap ng mga materyales. Masyadong matrabaho yung quest nito, aabutin ka din talaga ng magdamag. Tapos ayan, dito ay kailangan ay magbuo ka din ng sasakyan mo, maliban sa may mount ka na. Kailangan mo din ito kasi kasama ito sa quest mo, Lodi. So kailangan yung umaandar talaga kasi may kailangan kang i-deliver gamit ang sasakyan na ito. At ayan. Ay, putang ina mo, ginagawa mo! Isang malaking kabalbalan ang ginawa ni Dogs. So ito ang mangyayari pag tatlong gulong lang. Yung katarantaduhan, it's an act being done by a person na natataranta. At sa wakas magde-deliver na si Dogs. Tapos ayan, contact partner. Basta gawin mo lang yung mga quest mo at isa-isang lalabas itong apat na ito. Kada isa sa kanila ay may quest ka din na gagawin pagkatapos may mga maa-unlock kang features sa kanila tulad na lang ng shop. Kailangan ding matulog ng character mo kasi pag inantok siya ay bigla siyang babagsak katulad na lang nito. So kailangan mong matulog at kumain para hindi biglang humandusay ang character mo, so monitor mo na lang para hindi ka mabigla. So mamomonitor mo pag pinindot mo sa profile mo. So itong vigor ay yung para sa pagtulog. Tapos ayan, si Dogs pinuntahan niya yung isa sa mga kaibigan niya at nakipaglaro. Pero bago yun ay may natuklasan si Dogs na pwedeng gawin. Pwede makipagpalit ng kalakal. Ayan, so may trade. So tuwang-tuwa siyang nakipagkalakalan sa kaibigan niya. Okay. At isa-isa na siyang nakipaglaro sa mga nakasama niya dito sa Planet Exploration. So after nito ay doon naman sa Planet Genrose. Uy, ayun, at pwede pala makipag-PVP. No. Pag dito po sa Planet Exploration ay hindi makakapag-PVP. Pakikipag-team up lang against sa mga boss or monsters ang pwede. So pumunta tayo ng Penrose Planet, baka sakaling pwede makipag-PVP. So dito sa Penrose ay medyo kaunti pa lang yung mga tao. Hindi ko sure if may limit lang ba or kung ilan lang yung pwedeng pumasok kada Penrose. Ayun lang. So hindi na namin alam exactly kung paano makapag-PVP dito, marahil baka may oras lang siya or basta ewan. Bahala na si Batman. So ayan, kaunting gameplay na lang po hanggang matapos ang video at madaming salamat sa panonood, mga Lodi.